Hello mga boss, meron na naman tayong ayusin ngayon sa amplifier na integrated. Kung titignan nyo, brand nito, ayan, konzert AB602. So, bali ang issue nitong amplifier na to mga boss, base sa mayari dito sa amplifier na to, yun na nga, basag daw yung kanyang tunog at minsan, pawala-wala yung kanyang tunog. So, yun bali ang problema nitong amplifier mga boss. So, isishare ko na rin, bali yung mayari dito sa amplifier na to mga boss, bali nagpaparenta siya ng video gig karaoke. So, itong amplifier na to mga boss sa video gig karaoke ito, habang nakarenta itong video gig, tumawag yung nagrenta, sabi nga may problema. Hanggang sa pinunta ng mayari mga boss, nakita niya itong amplifier, itong video gig, itong kanyang volume mga boss, naka full volume. Sa madaling salita mga boss, bali itong video gig na nirenta ng nagrenta, pinakialaman itong video gig. So, itong kanyang amplifier, pinol volume. So, saan natin mga boss kapag ganyan, talagang may posibleng masisira. So, dito nga sa video gig karaoke mga boss, bali naging problema itong ang amplifier. Ngayon mga boss, bago natin itry itong amplifier or ayusin, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video ng upload natin, manotify kayo. Ayan mga boss, kung papansin ninyo, bali naglagay na ako ng speaker wire at ng RCA jack. Ayan, kung papansin ninyo. Kasi mga boss, ititest na muna natin tong amplifier para makita nyo talaga yung problema nito. Ayan, kung papansin ninyo pala, isa lang yung speaker wire na nilagay ko kasi isa lang yung speaker na available natin dito na pang test. So, bali nakalagay yung ating speaker dito sa right channel nitong amplifier. Ayan. So, ililipat na lang natin mamaya after natin matest tong right channel. Bale, ito yung speaker natin na gagamitin pang test. Ayan. So, na-connect na rin yung speaker wire mga boss dito sa speaker. Ayan, kung titignan nyo. So, ito palang speaker na to mga boss. Galing to sa mga karaoke na sinauna. So, kinuha ko lang mga boss para yun na nga gawin natin na pang test. Papansinin nyo, ayan, di pa na-rewind. So, original pa yung kanyang winding mga boss. So, sayang. Kapag meron akong time mga boss, gagawa natin ng box to. Susubukan kong videoan mga boss kung anong pwedeng gawin natin na box dito na pang test. Ngayon mga boss, balik na muna tayo dito sa amplifier. Ayan. So bali, kulang na lang dito yung cellphone na gagamitin natin na pang test. So saksak ko muna tong amplifier. Ayan mga boss, kung papansin ninyo, naka-on na tong amplifier. So, bale, kulang na lang dito yung ating signal. So, kunin ko lang yung gagamitin natin na signal dito mga boss para may test natin tong amplifier. Ayan mga boss, bale, yung cellphone yung gagamitin natin na pa-signal dito. Ayan, bale, hanap na lang tayo ng music. So, ito na lang mga boss para hindi copyright. So, play natin mga boss. Ayan. So, naka-on na tong amplifier. Volume dito sa cellphone. So, i-full volume natin tong ating signal mo, boss. Ayan, ngayon. Volume dito sa amplifier. So, pakinggan natin. So, kung napansin nyo mo, boss, wala nga siyang tunog. Ayan. So, posible, yan yung problema nitong amplifier na sinasabi ng mayari. So, tama naman tong ating connection. Ayan. Naka-input tayo dito sa CD-BCD, left and right. Ayan. Tapos, nakalagay yung ating speaker sa right channel. So, nakaset din naman sa CD-BCD itong ating selector, itong amplifier. So, wala siyang tunog mga boss. So, posible, yan nga yung problema dito sa amplifier. So, itry natin dito sa kabila mga boss, dito sa left channel. So, tignan natin kung ganun din, kung wala rin bang tunog. So, kung okay yung left channel nito mo boss, kahit na hindi na natin lipat yung negative wire, kahit ito lang positive wire, dapat tutunog yan mo boss. Sa mga baguhan dyan, isa lang kasi yung connection nito mo boss, tong negative, lahat ng negative dito sa output nitong speaker, connected lahat yan. Kaya kahit na hindi na natin lipat yan, okay lang. Ngayon mo boss, itry natin kung meron tunog tong kanyang left channel. Ayan, naka-play pa rin tong ating signal.
So double check ko lang mo, boss. So naka-play naman, ayan. Volume na lang natin ulit. Ayan, naka-full volume pa rin. So wala pa rin siyang tunog mo, boss. Ayan, no. So meron talagang problema tong amplifier na to mo, boss. Left and right, wala siyang tunog. Nakita nyo mo, boss. Ayan. So meron talagang problema to. Ngayon mga boss, bubuksan na natin to para yun na nga malaman natin kung anong posibleng problema nitong amplifier na to. Sa ngayon mga boss, wala pa akong idea kung anong posibleng problema nitong amplifier. So buksan ko na lang muna para yun na nga malaman natin kung ano yung posibleng sira. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale nabuksan ko na tong amplifier. Kung papansin nyo rin mga boss, malinis pa tong amplifier. Ayan. So itong kanyang mga filter capacitor, hindi pa naman bloated. Ayan. Ngayon mga boss, i-check naman natin ngayon itong kanyang mga fuse kung hindi pa putol. Ayan, sa mga baguhan dyan. So kapag walang sounds yung amplifier, tignan nyo rin ito mga boss, yung dalawang fuse na yan. Ayan, kung nakikita nyo, kung hindi pa putol or sabog. Kasi kapag yung dalawang fuse na yan mga boss, nakita nyo yung putol yan or sabog. Asahan natin mga boss, hindi talaga magkakaroon ng tunog or sounds itong amplifier. Kasi mga boss, yung mga fuse na yan, yung dalawang fuse na yan, yan yung nagbibigay supply sa mga power transistor. Kaya kung nakita nyong putol yan mga boss, 101%, huwag natin inasahan na magkakaroon ng tunog tong amplifier. So tandaan nyo yan kayong mga baguhan. At isa pa mga boss, about dito sa mga fuse na yan, sakali man na nakita nyong putol yung dalawang fuse na yan mga boss, ang huwag na huwag yung gagawin yung papalitan kaagad yung mga fuse na yan. Kailangan mga boss, bago tayo magpalit ng mga piece na yan, kailangan mag-check na muna tayo ng mga pyesa dito sa main board. Dito sa kanyang main amplifier. Lalo na mga boss, yung mga power transistor at mga driver transistor. So yun yung laging tinetest mga boss kapag nakita natin na putol yung mga piece na yan. So tandaan nyo yan kayong mga baguhan. Basta tandaan nyo, ulitin ko, pagkapag nakita nyo yung mga piece na yan, yung dalawang piece na yan, nakita nyo yung putol, ang wag na wag yung gagawin mga boss, palitan ka agad. Hindi ganun mga boss. Kailangan bago kayo magpalit ng mga piece, mag-check muna kayo ng mga pyesa dito sa kanyang main amplifier like mga power transistor or mga driver transistor. So yun lang naman kasi madalas nasisira dito sa mga amplifier mga boss kapag putol yung mga piece na yan. Ngayon mga boss, balik tayo dito sa issue nitong amplifier. So dahil login naman yung kanyang mga fuse, nakita nyo hindi naman putol. At isa pa pala mga boss, kaninang inon ko tong amplifier, narinig ko nag-switch on yung kanyang relay. So posible kapag ganon, nag-switch on yung kanyang relay, meaning posible walang problema tong kanyang main amplifier. So dito mga boss, ang nakikita kong may problema dito sa kanyang tong control board or mga mismong control. So para malaman natin ngayon mga boss kung nasa control ba yung problema talaga dito, unang gagawin natin, wait lang mga boss, parang may napansin ako. So meron siyang sunog dito mga boss, ayan no, napansin ko lang kung titignan nyo, kung nakikita nyo, ayan. Wait lang, ipesto ko itong aking camera, ayan. Ayan mga boss, kung papansin ninyo, meron siyang sunog dito malapit sa relay. Buti na lang mga boss, napansin ko, ayan. Kung titignan nyo, yung sunog na yan, yung socket wire na yan, na kulay blue, red, black, ayan, nakikita nyo yung kanyang mga wire. Ayan siya. So, yung wire na yan, mga boss, papunta yan dun sa main output nitong amplifier. Dun sa kanyang left and right output. Kung saan natin tinatap yung mga speaker. Ayan, no? So, dito na muna tayo mag-focus, mga boss. Baka ito lang kasi yung problema dito. Bakit walang sounds tong amplifier na to. Ngayon, mga boss, bali ang gagawin na muna natin. I-check natin yan. So, tignan natin mabuti yan mga boss, baka yan lang yung problema, bakit walang sounds to. So, tatanggalin ko na muna to, itong board na to, para yun na nga, may check natin ng maayos. Ayan mga boss, bali tinanggal ko na muna tong board na yan, para dito sa kanyang input, para hindi tayo mahirapan sa pag-check dito sa nasunog na
pinakita ko sa inyo mga boss. Ayan, yung wire na yan na kulay blue, red, and black. So, tanggalin natin yung socket niya mga boss. Ayan o, kung titignan nyo, sunog siya o. So, posible mo boss, bakit walang sounds nung amplifier na to, posible rin dahil dito. So, tanggalin ko lang yung socket wire mo boss, yung mismong socket dito sa board. Kung napansin nyo mo boss, bale tinanggal ko yung socket na kapares nito mo boss dito sa mismong board. Bale ayan siya. So tinanggal na natin yan. Bale ang gagawin natin kasi dito ngayon mo boss, ipipix na natin yung mga wire na yan na kulay blue, black, and red dito sa mismong board. So ganun bale yung gagawin na lang natin dito mo boss, hindi na natin lalagyan ng socket, ipipix na natin yan. So, yun bala ang gagawin natin ngayon dito mo boss. Ayan, kung titignan nyo, meron naman terminal dito sa board, yan tatlo. So, yan bala nakakonect tong mga wire na blue, black, and red. So, yan ngang wire na yan. So, yung mga wire na yan mo boss, bala connected yan dito sa mismong main output nitong amplifier. Ayan, kung susundan natin yan, yung wire na yan na hawak ko, papunta lang yan mga boss dyan sa mismong output nitong amplifier. So yung blue mga boss, sabihin na natin connected yan dito sa right output nitong speaker. Tapos yung red naman, sabihin na natin connected dito sa left channel output nitong amplifier. So itong wire na yan mga boss, kung hindi nakakonect yan dito sa mainboard, so hindi talaga magkakaroon ng tunog tong amplifier. So, kaya posible rin, ito lang yung naging problema, bakit walang sounds tong amplifier. So, bali ang gagawin natin, uulitin ko, ikakat na natin yung mga wire na yan, tapos ipipix na natin dito sa board. So, ipipix ko na muna yung mga wire na yan, mga boss, dito sa board. Ipo-forward ko na tong video para madali na lang tayo. So, bali, yun lang naman gagawin natin dito, mga boss. Tatanggalin lang natin na yung nasunog, tapos ipipix na natin yung mga wire dito sa board. So, i-forward ko na tong video, mga boss, para mabilis na tayo. So, bali, ang gagawin natin na pag-tap dito, mga boss. So, kung titignan nyo, tatlo yung terminal. So, yung gitna, mga boss, matik yan. Yun yung negative. So, yung kulay black na wire, mga boss, sa gitna natin itatap yan. Tapos, tong blue and red, dito naman sa kabilaan. So, ganun lang, bali, yung gagawin natin na pag-tap dito sa mga wire na yan, dito sa board. So, gawin natin, mga boss. Kung titignan nyo mga boss, ayan, tapos na natin may tap yung mga wire dito sa board. Bali, sa madaling salita mga boss, tinanggal lang natin yung sunog na socket. Nirekta na natin bali yung mga wire. Ngayon mga boss, babalik na natin tong board na to, itong tinanggal ko mga boss, para itesting natin mga boss, tingnan natin, baka sakaling yun lang yung problema, bakit walang sounds tong amplifier na to. So, ipix ko lang to mga boss, at lalagyan ko na rin ng speaker para may test natin, baka sakaling magkaroon ng tunog tong amplifier after natin may rekta mga boss yung wire na nakita natin na sunog dito sa kanyang socket. So, i-fix ko lang to mga boss. Ayan mga boss, so tapos ko nang may fix yung amplifier. Meron na rin tong speaker mga boss at ang jack. So, magpa-play na lang tayo at ipapower on na lang natin tong amplifier. Ayan mga boss, kung papansin ninyo, bale naka-on na tong amplifier. Ngayon, play tayo ng music mga boss, tignan natin kung magkakaroon na ba tunog tong amplifier. So, i-try natin mga boss, tignan natin, baka yun lang yung problema. Volume. Ayan o. Keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong. So tumunog siya mga boss, narinig nyo.
Ngayon, try naman natin tong kabilang channel dito sa left channel. Tingnan natin mga boss kung tutunog rin ba to. Pero sana mga boss tumunog na rin para yun na nga, hindi na tayo pa mag troubleshooting dito sa amplifier na to. So try natin mga boss. Ayan, bale nilipat na natin yung speaker wire na positive dito sa left channel. Ayan mga boss, bale naka-play tong cellphone. So volume na lang natin. Yun mga boss, narinig nyo, left and right tong amplifier, tumunog siya. So bale ito yung may problema, bakit walang tunog tong amplifier. Itong saget na to mga boss, yung sunog na yan. Mabuti na lang mga boss, napansin ko kagad tong saget na to, tong sunog na to. Kung hindi, baka kung ano-ano pa yung chinek natin dito mga boss. Sa pagre-repair mga boss, napaka-importante rin yung kailangan natin tignan yung mga pyesa. Katulad nga dito mga boss, napansin natin yung sunog. Kung hindi natin napansin yung sunog niya mga boss, baka kung ano-ano yung chinak natin dito. So buti na lang napansin natin. So yun, hanggang sa nagkaroon na ng tunog tong amplifier. So dito pala sa mga volume control, dito sa mga integrated amplifier na katulad nito, hindi porke malaki yung control na malaki yung adjustment nitong mga volume control, hindi naman natin basta-basta pupwedeng i-full volume yan mga boss. Kahit anong amplifier pa yan, mapa... Yun, sa mga power amplifier mga boss, pupwede naman yan kasi malalakas na amplifier yan. Pero dito sa mga integrated amplifier na katulad nito, hindi pupwede mga boss. Posible, kapag naka-full volume itong mga volume dito sa mga integrated amplifier na katulad nito, posible mga boss, sana natin mga boss, may masisira sa ayaw gusto natin. Lalo na kung babaran natin na ginagamit na naka-full volume itong mga integrated amplifier. Either na masira itong amplifier mo boss or yung mga speaker. Dito sa mga amplifier na integrated na to mo boss, yung 12 o'clock set dito sa anyong volume, main volume, okay na yan mo boss. Pero kung lalagpas pa tayo sa 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock or full volume, so hindi na natin makakasiguro na walang masira dito sa ating mga unit. Like dito sa amplifier na to mga boss, bale yun na nga yung naging problema, naka full volume yung kanyang main volume, kaya bumigay. So buti na lang mga boss, ito lang saget yung naging problema. So buti na lang walang nasira dito sa kanyang main amplifier. So swerte pa yung mayari dito sa amplifier na to mga boss, nakasave pa siya sa gastos. So bago ko tapusin tong video na to mga boss, magbibigay lang ako ng tips sa mga integrated user na amplifier. So, kung gusto niyo tumagalang yung mga amplifier mo boss, huwag niyong ilalagpas sa 12 o'clock set ang inyong mga volume sa inyong mga amplifier. Lalo na mga boss kung wala kayong gamit na mixer. Yun lang mga boss sa mga integrated user na amplifier. Ngayon mga boss, bale hanggang dito na lang tong ating video. So, lilinisin ko na lang tong amplifier na to, tapos sasara ko na lang mga boss para yun na nga mapakuha na natin. So hanggang dito na lang itong ating video. Sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag yung sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video ang upload natin, manotify kayo. Maraming salamat mga boss!